Good day everyone, today I'm gonna teach you how to bake Arabic fatay. So our ingredients is 4 cups of flour, 1/4 cup of sugar, 1/4 cup of milk powder, 1/4 cup of oil, 2 tablespoons yeast, 1 tablespoon baking powder, and a little bit of salt, and of course 1 cup of yogurt or sabadi, 1 cup of warm water. So first we have to mix the all dry ingredients in one bowl. Okay, and then add oil and yogurt. Water. Stir it. Until the mixture become paste and sticky. Okay, the mixture is already mixed, so we're gonna cover this with a plastic and set aside for 1 hour to double the size, and after that we can bake a papaya. We must cover it and keep it in a warm place. Okay. Ayan, almost double na po yung dough. Pwede na tayong gumawa ng pataya. Ito po yung ating mga gagamitin na ingredients. Ayan. Yan po yung ilalagay natin sa pataya. Meron po dito tayo ditong tuna, labna, patatas, feta cheese, olives, ito naman po yung tomato with pizza sauce, for pizza, green pepper and black olives. Ito naman po yung ating egg yolk. Gagamitin natin pang garnish. Standby lang po kayo dyan. Watch nyo lang po ako hanggang matapos. Thank you.
Roll na natin yung atin to. Kailangan bubudburan niyo ng harina para hindi siya dumikit sa roller. Madaling palapare. Kapag nabalas nyo na yung tamang kapal niya, pwede nyo na siyang ikat. Pwede nyo na siyang ikat sa shape na gusto nyo. So ako, usually ginagamit ko lang tong cup pang shape. Tamang laki lang kasi yung bilog. Ayan. And then, kapag na-shape nyo na siya, pwede nyo na siyang palamanan ng palaman na gusto nyo. Unahin ko po muna ang gawin itong olives. Babalot ko siya dito. Ito yung bilog. And then, pinagulong ko siya sa sesame. Sesame seed. Yung linga. Ayan. Ulit-ulit lang po hanggang sa matapos. So ngayon naman po ang gagawin natin ay feta cheese. Ayan. Ibang flavor, ibang shape. Ganito naman po yung shape niya.
So, ngayon naman po ang gagawin naman natin ay patatas. Hapo naman yung shape niya. Hapo naman natin. Ayan. Ganito po. Press mo lang yung tabi niya or yung edge para mag-close. Yan. Kailangan lapat na lapat. Kasi pag binake mo yan, bubuka. Kaya press mo mabuti. Okay? Ganun lang po. Repeat the procedure. Hanggang matapos. So, ngayon po ang gagawin naman natin ay tuna. Tuna naman ang ating ipapalaman. Ayan. Ang shape naman natin is triangle. Kailangan kasi iba-iba yung shape para madaling ma-identify yung flavor. Hindi sila mako-confuse yung kakain. Ayan. Press lang yan. Okay. Repeat the procedure hanggang matapos. Easy lang po yan. Para lang kayong naglalaro. Imaginin mo na naglalaro ka lang ng clay. Okay, garnishing naman po tayo. Gagarnish natin siya ng egg yolk. Tapos, ibibake na. And then, lalagyan natin siya ng sesame seed. Okay. Ready na po siyang i-bake. So, ito po. Okay. May bake na tayo. Isa. Half one. Ito yung patatas yung nasa loob. Yan. Kailangan golden brown lang. Huwag niyo susunugin. Para malambot, fluffy yung inyong tinapay. Ayan o. Ang sarap niya. Lambot. Para siya cotton. Okay. Ang gagawin naman natin ngayon is labna. Ganito naman yung shape niya. Ayan. Ganito. Madali lang yan. Press mo lang tong side na to para ma-create mo yung shape. O, diba?
Ayan, kaya mo yan. Kaya pagkatapos mong panoorin itong video na to, try mo nang gawin. Or kung mayroon ka pang mayroon kang hindi maintindihan, mag-comment ka lang dyan sa ibaba. Itanong mo kung anong pwede ka magtanong, anong gusto mong katanungan. Sasagutin kita sa abot ng aking makakaya. Magtuturoan tayo. Okay ba yun? Ang susunod naman po natin gagawin ay mini pizza. Mini pizza. Ayan. Lagyan natin ng black olive. Green pepper. And then, mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Okay, ito na ang mini pizza. Yummy! Okay, ayan. Mag-a-arrange naman po tayo ngayon. Mag-a-arrange na natin ang ating ginawang patayar.